What's up, everybody? My name is Rose, and welcome back to my YouTube channel. For today's video, I'm going to do another Shopee haul. Kasi last Shopee haul ko pa is 2 months ago pa yata. Mga 1 month ago pa, ganun. Kasi kada nagpaplano ako ng Shopee haul, may nadadagdag na item sa cart ko. Tapos, chine-checkout ko siya. Tapos, syempre, hihintayin ko ulit siya. Puro siya. Ayun, hihintayin ko ulit yung item na yung dumating. Tapos, mamumove na naman, madidelay na naman. Ganun lagi yung nangyayari. Kaya ngayong March na lang ulit ako nakapag-Shopee haul. Pero, madami ng mga items. Although, most of the items here in front of me, puro makeup. Kasi, I'm really investing a lot sa makeup ngayon. Nag-experiment? Hindi, ano, nagtitry ako ng ibang products na sa tingin ko mag-work for me. But anyway, kamusta kayo? Ako? Okay lang ako. Yung wallet ko, butas na. Ayun na nga, without further ado, let's get started. Unang item sa ating Shopee haul ay bumala ko ng mga phone cases. Ayan. Ay, baliktad. Ayan, bumala ko ng phone cases. Dalawa para sa iPhone SE and dalawa for the Xiaomi 11T Pro. Okay, this is only, I think, 55 pesos each lang to. Tapos, ito, 49 pesos each. Akala ko, alam niyo ba, nag-take ako ng risk dito sa, ang tag dito sa phone case na to. Kasi akala ko, hard case siya. So, sabi ko, ay baka mamaya mahirapan akong ganito, ganyan. Hindi ko naman alam na ganito pala siya. Ayan o, nabibend siya. Kaya, plus points para sa akin. And then, bumili na rin ako ng plain na light brown na case. Wala lang. Gusto ko lang. Oo. Tapos, sa Xiaomi 11T Pro naman, ayoko muna mag-phone case ng like super, alam yun, like colorful. Mas gusto ko muna mag-settle sa mga plain colors. Oh, mag-iipon tayo ng mga ano, phone case. Pero ayun, this is mint green and this is actually gray pero blue naman siya. Anyway, next, before I'm gonna show you the next products, disclaimer lang po kasi makeup to. If bibili kayo ng yung ipapakita ko sa inyo, I suggest na mag-patch testing muna kayo. Patch testing ba yun? Basta itatest nyo muna sa skin nyo. Like, for example, dito, dito, or di kaya dito, ata. Kasi, what works for me may not work for you, and vice versa. Baka mamaya magka-breakout kayo, or di kaya may allergy kayo sa isa sa mga ingredients ng makeup na gagamitin niyo. So, I suggest mag-test muna kayo. Anyway, for our next products, I've been loving the Focal Your brand for quite some time kasi ewan ko, it's affordable, tapos the formula is really nice. Ayan, tatlo yung binili ko recently. The first item is the Fluff Max Clear Brow Gel. So ganito siya, and then ganito yung applicator niya. Hindi ko pa kaya mag-take ng risk sa brow gel na color brown or black. Kaya, clear gel muna yung binili ko. And, nagagamit ko naman siya. Ginagamit ko lang to kapag tinatamad ako mag eyebrow soap. Oo. Gan-gan ka lang. Ganyan. Okay na, tapos na. Tapos, mag-fill in ka na lang konti. Next, bumala ko ng color mix na blush in the shade B09 Coral. Ayan. Ganito siya. It's a sheer blush. Okay? Bumali lang ako nito for my guy characters kasi most of my blushes sobrang pigmented and I needed some blush na, you know, parang natural pinkish lang ganon yung glow niya or pag nakikita sa mismong camera. So, I really need to buy this kaya sobrang sheer niya. Wait lang. Ayan o. Sado siya makikita. O, diba? But it's buildable. Ilang dip nga lang.
So if you don't want some sheer blushes, this is not for you. Okay, I only bought this talaga for my guy characters kapag nagfi-film ako. Next, bumili ako ng Focal Your Brows Gel Cream. Ayan. Ganito yung tsura niya. Yan yung gamit na. Tapos ganyan lang siya kaliit. I'm in the shade... Wait, what's this? I'm in the shade 05 Ebony. And pag binili niyo to, may kasamang ganito kaliit na brush. Ganito na sa brush na to, tapos may ganito pa. Kaso, hindi ko bet to. Kasi masyado maliit and maiksi. Kaya kapag nag-eyeliner ako or di kayo nagkikilay, na, parang alam niyo yun na umiiksi lalo yung pasensya kayo, ganon. Actually, binili ko to for my eyeliner. Ayan, gamit ko siya ngayon. Yan yung ginamit ko. Ito yung ginamit ko for my eyeliner. And hindi ko talaga masyadong bet ang brow gel. Brow gel ba to? Ayan, hindi ko talaga bet ang brow gel cream when it comes to like sa kilay. Ewan ko, masyado ako na anuhan, parang napipigmentan. Paano ba? Masyado ako nakakapalan. Like, di ko kaya i-control yung amount na nadidip ko. So, sabi ko, might as well use it as an eyeliner. Kaya napabili din talaga ako. Next items, I've been wanting to buy this since last year pa. Kaso hindi talaga siya kasya sa budget ko. And if ever na nagsisale yung shop na to, alam mo yun, may gusto pa akong ibang bilhin na makeup other than this. Kaya lagi ko siyang binibitawan muna and lagi siyang nasa cart ko. Nandun lang siya nakastay. Tapos, nag-sale lang to recently, I think, 3-3? I can't remember. Basta, recently nag-sale siya. Tapos, ayun, bumili na ako. Bumili ako ng dalawang items from Colorette. Number one is the Easy Matte in the shade Bop. Ayan siya. I love this formula. As in, hindi siya nagtatagging. Tapos, pigmented pa. So, ganito yung color niya. Ayan. It's a dark red. Like, parang swak siya for my strong characters. Ganon. And then, this one is the Colorette Color Tint in the shade Rosa. Ang hindi ko lang bet dito is parang nagli-leak siya here sa mismong opening. But other than that, the formula is nice, it's pigmented, and it's blendable. So, eto si Rosa. Ayan. Diba? Ang cute. Next, napabili na naman ako sa Squad Cosmetics. Since naubos na yung Squad Cosmetics Refreshing Melon Mist ko, yung unang, yung pinadala nila, bumili na ako ng sarili ko. Ayan. Tignan nyo, nagamit na siya agad. I always use this to prep my skin and wala, natutuwa lang ako. Oo, mabango siya. Hindi siya drying. Hindi siya malagkit. Ganda. Mm-hmm. Tapos next, bumili ako ng multi-purpose mousse cream from Squad ulit. Ayan, in the shade Bake. Kasi po, wala akong maayos na cream contour. Yung ginagamit ko dati kasi, masyado siyang dark for me. And then, sabi ko, why not bumili ako sa Squad Cosmetics? Kasi nakikita ko siya sa TikTok. And then, kapag pagbibili na ako, lagi siyang sold out. Kaya sinaktuhan ko na lang nung nag-sale ulit sila. So, bumili na ako nito. This is in the shade Bake. And sobrang bango niya. Hindi ko alam kung ano. Parang siyang cupcake na frosting na ewan. Ganun. Sarap. So, ayun. Ginagamit ko na ito lagi as my contour. And feeling ko, kapag naubos na to, bibili pa ulit ako sa kanila. Next, bumili ako ng Dermatint Tinted Sunscreen from Celeste Co. Ayan. Kasi, hindi na po ako nagpa-foundation. Masyado na ako nabibigatan. Ganon. Parang, hindi na kaya ng skin ko. So, sabi ko, why not buy a tinted sunscreen or di kaya skin tint? Lagi itong nire-recommend ng mga pina-follow kong makeup artist sa TikTok. I'm in the shade Neutral. Kung ano yung base ko ngayon, ito yung gamit ko. May amoy siya pero hindi ako uncomfortable sa amoy. Like, nababanguhan pa ako. Binili ko to nung nag-sale sila. Ayan. Diba? Bango. Bango! Next, since alam niyo naman na nag-film ako sa TikTok, you know,
I really need to explore some characters na pabili ako ng another wig. Actually, nakita ko lang to kay Dave. Tapos, tinanong ko kung saan niya itong binili. Kasi, I'm having a hard time na pumili ng magagandang wigs sa Shopee since iba-iba nga talaga yung reviews nila. Pero ayun, I bought this pretty wig. May kasama na itong net, hair net. Ang nahihirapan ako dito, hindi siya ganun ka-fluffy. I mean, mukha siyang fluffy pero matigas siya. Hindi katulad ng mga nauna kong biniling wigs. Ito, medyo nahihirapan talaga kung ayusin siya pag sinuot ko na. Medyo matigas kasi. Next, bumili ulit ako ng extension. Kasi yung pinakita ko sa inyo, wig yon. Ito, this is an extension. So, i-clip mo lang siya sa likod. Unfortunately, mali yung napadala nila. Kasi I chose the black one. But, they sent me brown. Light brown ata to, ewan. Kaya, hindi ko siya ma-wear without the black extension. Kasi nagmumukhang weird nga. Pero okay siya. Ang ganda ng quality nito actually. Hindi ganito yung tama, pero wala lang. Pinakita ko lang sa inyo kung anong itsura kapag suot siya. Diba? I can't really wear this without the black extensions. Kasi, ayan o. Ganyan. Black sabay biglang ganyan. Next, bumala ako ng sangkatutak. Wow, sangkatutak. Maraming hair extensions na highlights. Ayan, meron tayong pink, yellow, blonde, white, red, maroon, light green, and fuchsia. Ayan. This is only 10 pesos each. I know mahal siya and mas mura. Pero, tinitignan ko kasi yung reviews. Kaya, dito na lang ako bumili and mas maganda siya. Okay, next. Bumili ako ng bag. I don't know if nakikita niyo na sa POVs ko. But yeah, I bought a bag. Matagal na to, pero recently ko lang talaga siya na suot. I think nung Sunday lang. This is only 86 pesos. Ang ganda niya, diba? The only problem here is wala siyang zipper. Ang igay, be. Ayun, wala siyang zipper, so charan! Pero hindi ka naman mananakawan kasi mararamdaman mo naman. Ayun, no? Demagnet eh. Pero out of all the bags that I bought, wow, out of all, dalawa lang naman yung binili ko. Pero so far, yung bags na meron ako, ito yung pinaka-favorite ko so far. Kasi nagiging shoulder bag siya, tapos na-extend ko siya, nagiging sling bag. Kaya, ayan. Ang nilalagay ko lang dito, cellphone, wallet, alcohol, and yung Vax card ko. Yun lang. Yun lang yung cash eh. Malaki wallet natin, pe. Next, bumili ulit ako ng bag. Sa iisang shop lang to. Oo. This is more expensive than the other one. This is 150. Expensive yan. Ewan ko, hindi ko masyadong bet nung dumating to sa akin. Ngayon ko lang na-realize. Sabi ko, sana pala bumili na lang ako ng isa pang ganito, pero in different color naman. Pero wala, nandito na eh. Ito, nagagawa naman siya as handbag, shoulder bag, and sling bag. The only thing that I like about here is that malalim to. Like, marami ka talagang malalagay. And, ayun, di ko lang siya bet yung zipper. Ayun talaga yung zipper na ganyan. Mas bet ko na lang, mas pipiliin ko na lang ito, yung demagnet na ganito. Kesa yung zipper na ganyan, tapos may butas dito sa gilid. Like, what if ma-set up ka? Diba? Laglagan ka ng ano, ng alahas, tapos paglabas mo ng store, haharangin ka, tapos nag-overthink. Next, eto ha. Hindi ko alam kung walang kwento sa inyo to, pero nakitun kasi ako and nakita ko lang din to sa TikTok. Pero bumala ko ng mini washing machine. This is actually for the brushes. Like, you know, mag-wash ka ng brushes. Nagana to. This is battery operated. Wait lang, I'm gonna open it. Anya. May ito yung on and off. O, diba? Lagyan mo lang siya ng water tapos dishwashing liquid tapos huwag mo mismo ilalagay yung brush mo. I mean, iganon mo lang siya. For example, this is the brush. Iganon mo lang siya, ganyan. Tapos, okay na. Nagamit ko na to and okay naman, effective. Tapos, pag mag-aano ka ng water, like, ang tag dito,
yung ano, i-dispose mo yung water. I-dispose ba yun? Basta yung itatapo mo yung water, meron tayong... Teka, parang talaga sa washing machine. Shhh, ganon. Diba? Ang cute. Hindi pwede rito yung beauty blender kasi nagsustop yung mismong ikutan. Next, eto gamit na gamit sa akin to. This is the loose setting powder from Focal Your Face. I'm in the shade number 2. Meron na siyang puff. Tapos, ganito yung itsura niya sa loob. Tapos, ito yung powder. Alo! Ayan yung powder. Gamit na gamit sa akin to, actually. And kapag ginanon ko, nabublur out niya yung mukha ko. Pero seriously speaking, ang ganda nito. Next, bumala ako ng multi-use creamy tint from Get Ready With Me Cosmetics. Nung una, sobrang nanghinaya ako dito. Why? Kasi hindi ko talaga nabitan. I really don't know how to use this kind of formula. Pero as time goes by, sabi ko, mas nag-work siya for me. Mas nag-work siya sa cheeks ko kesa sa lips and sa eyelids. So I always use this as, you know, my blush. Pag may cream blush na ako. Although I have the Squad Cosmetics Happy Pot, medyo nagsisettle na din ako dito. Like, salitan siya. Squad, tas Get Ready With Me, Squad, tas Get Ready With Me. Kasi nung binili ko to, super sale sila. And then, ginrab ko na yung chance since grabe nga yung hype ng Get Ready With Me. Creamy tint sa TikTok. So, sabi ko, hala, ang ganda nung shade na, what shade is this? The Cheesecake and the Okinawa. Ang ganda nung shade, kaya bumili na ako. Okay, so this is the Cheesecake. Ayan siya. Ayan. And then, this is the Okinawa. Diba? Also, medyo di ko lang talaga nabetan yung mismong packaging niya. Kasi sumasabog. Oo. Like, kapag kukuha ka ng items, may tendency siya na sumabog. Yung bigla na lang, basta yung sisirit. Ganon. So, nasasayang lang yung item. Yung mismong yung product. Kaya, kailangan pag ginamit mo siya, may care talaga. Ganon. So that's the last item from my Shopee haul, but we're also gonna unbox this TR package from Squad Cosmetics. Nagpadala sila, be! So we're gonna end this Shopee haul by unboxing this very pretty TR package from Squad Cosmetics. So naglabas kasi sila ng new items, new products. It's the Squad Serum Blush Active Glow Tints. And then, hindi ko pa ito na-open, kaya naman... Tara na, i-open na natin. At itsura niya. Tara, ang cute, diba? Handbag siya. Oh, very Squad Cosmetics. Kasi yung, ano nila, yung mismong theme ng kanilang shop ay pink. Naglalaro sa pink, peach, ganon. So, pag-open mo ng PR package ko, pag-open ko ng PR package, meron ditong card. Ayan, Squad Serum Blush Active Glow Tints New Aloe Vera Hyaluronic Acid and Vitamin E. Tapos yung accounts nila. And then sa likod, this is the shade guide. Meron silang for contours, pigments, and highlights. Ooh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There are 11 products here, kaya I'm really excited. So, ayan. Open na natin. Kita nyo naman. Sobrang sealed. So, ayan yung products niya. Kaya naman, tara, iswatch na natin. Pinadala nila ako ng first PR package. Sobrang na ano ko, like, oh my gosh! Thank you po! Ganon. Tas, this is the second time that they sent me a PR package. Kaya, thank you so much, Squad Cosmetics, for giving me an opportunity to try all of this. So these are the 11 products that they release. So ayan, let's study the packaging. Very cute. Mukha talaga siyang inumin. Oo. And then I love how they put the shade name on top kasi 'di ba, most of the time sa bottom. And then here sa top. So wala, lagay mo lang siya diyan, ganun. Sa mismong vanity table and then
tingin-tingin ka na lang ng mga ano, shade names. O, diba? Anyway, ayan, natanggal ko na yung plastics sa mga serum blushes natin sa Active Glow Tints. And then, napansin ko lang, para siyang, pwede siyang tawaging jar of squat. Who do you think you are? Running around leaving scars. Collecting of jar of squat. Pero yeah, we're gonna swatch first the contour shades. There are four again. These are the Toffee, Mousse, Hazelnut, and Truffle. First, we're gonna swatch the Toffee. May amoy siya. Pero hindi naman nakaka-bother para sa akin. This is Toffee, Hazelnut, Truffle, and this is Mousse. Ayan. Next, we're gonna swatch the pigments. Meron siyang tatlong shades. Sorbet, Lava Cake, and Red Velvet. So far, ang nakakatch na attention ko ay ang Red Velvet. It's an amount with the ice cream cake. Same applicator, pero ngayon hindi siya nakausli. I don't know if nakausli pa rin sa iba. Kasi so far, the Toffee one, nakausli siya. Oo. So here is the Red Velvet. This is the Sorbet. Wow. It's very pretty. Next, ito na yung Lava Cake. Ayan. O, diba? Next, I'm gonna swatch the highlights. There are four shades. The Glaze, the Parfait, the Maple, the Pavlova. Nakita ko to sa mismong page ng Squad Cosmetics. Ang nakakuha na attention ko, itong Parfait. It's a pinkish highlighter. But anyway, we're gonna swatch first the Pavlova. Same applicator, hindi siya nakabend, and it's white. Okay, wow. Okay. Ayan siya. So, pag in-swatch mo, wow! Very pretty! Itong glaze naman, dito natin lagay. Ayan. Let's blend natin. Ganda ng glow, oh! Kita nga yan? Oh! This is parang gold. Oh! Ito nakabento, oh! Dito natin lagay. So, this is the Maple. Wow! Shining, shimmering, splendid ka, girl. Look, oh! Ang ganda! Okay, last but not the least, we're gonna swatch the Parfait. Oh, tignan nyo, yung applicator niya nakabend siya. Baka na all of the above. We're gonna swatch it here. Ganda, oh! Okay, I like this one. Ang ganda nito. Nag-glow siya, oh. Oh? Wow! Those are the Serum Blushes Active Glow Tints from Squad Cosmetics. There are, ulitin ko lang, there are 11 new products from the Squad Cosmetics. The contours, the pigments, and the highlights. The contours, the Mousse, Truffle, Toffee, and the Hazelnut. My shade, my favorite shade there is the Mousse. For the pigments, meron siyang Sorbet, Lava Cake, and Red Velvet. And for the highlights, Glazed, Parfait, Maple, and Pavlova. So for the highlights, I love the glow. Huh? Para siyang in between ng subtle and parang pigmented glow. Ganon. Thank you so much again, Squad Cosmetics, for sending this PR package. The Squad Cosmetics Serum Blush Active Glow Tints. I'm gonna use them all. Okay, thank you so much and congratulations po for releasing new products. Anyway, lahat ng pinakita ko sa inyong items, just gonna drop the link sa description box. Just don't forget to check, okay? Disclaimer lang ulit. Paulit-ulit tayo rito. All the makeups,
na pinakita ko, if bibili kayo, what works for me may not work for you. So, you better test them out first dito sa mga skin nyo before putting it on your face. Kaya naman, ayun, yun lang. And Ross and Eleanor merch available pa rin po. Lamps available pa rin yung mini logo lamp. And Band Series merch available pa rin. Just check the Rosa Paralyn Shopee. Ayan, thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, click notification bell button, like and share this video, and see you on my next vlog. Bye-bye! Bye!